Kilala ang Palawan sa iba't ibang world-class na tanawin at likas na yaman. Isa din ang lalawigan sa may pinakamagandang nakalatag na coral reefs sa buong mundo, ang Tubbataha Reefs. Mayaman sa makukulay na corals at mga isda ang Tubbataha Reefs na mas pinaganda pa ng mga patakaran at mahigpit na polisiyang layon ay mapangalagaan ang lugar. Ang mga polisiya sa ilalim ng Tubbataha Reefs Natural Park Act 2010 ay hindi lang nangangalaga sa yaman dagat kundi nagbibigay pagkakataon din sa mga komunidad na makibahagi sa pag-aalaga ng karagatan. Kaya naman nagawaran ito ng Silver Award sa 2012 Future Policy Awards mula sa World Future Council. Future Policy Award ay ibinibigay ng isang NGO na naka-focus sa mga policies. At ngayong taon, ang theme nila ay Oceans and Coasts. So, puro mga policies tungkol sa dagat. It's the first award in the world na hindi tao ang binibigyan, kundi yung particular policy. Pero syempre, tao rin gumagawa ng policy, di ba? So, lima ang napili nila. There were 19 countries that participated. And lima tayong nakalagay sa shortlist. Ayo ay silver ang ating award na nakuha. Layunin ng award na ito na mahikayat ang mga Pilipino na gumawa pa ng mga polisiya na makakatulong sa pagkokonserba at mapanatili ang kalikasan kasabay ng pag-develop sa isang lugar. Sa October 16, official nang igagawad ang parangal na dadaluhan ng pamunuan ng DNR sa bansang India. Arlica Brestante, Patrol ng Pilipino.